everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, Teacher Bhing is here, guys, for another video. At yun nga, mag-share ako sa inyo ng tips kung paano ba makakuha ng mataas na score sa EPT. Actually, I have already a video, but then i-update lang natin ito ngayong 2022 dahil 2021 pa yun. At yun nga, mag-share ako ng another tips kung paano ba makakuha ng mataas na score sa EPT, lalo na kung kulang ka sa points, diba? Kasi kapag nagpaparang ka sa DepEd, dapat tinototal mo na yung magiging points mo. Huwag kang apply hanggat hindi mo talaga, para alam mo, diba, kung saan mo gagalingan. Ayun po yung isa sa mga tips ko, guys, ha? Hindi pa tayo nagsisimula, but then binigyan ko kayo na tips na. Binigyan ko na kayo ng tips. Pero bago ko simulan ng aking kwento, or bago ako mag-share sa inyo ng tips, baka naman po palambing, just hit the notification there below. Click or hit the bell button at mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga video na aking upload. At yun nga po, marami pong nag-i-email sa akin ngayon para humingi po ng EPT reviewer. It seems na applyan na naman sa DepEd, at yun nga, mag-take na naman ng EPT exam. At yun nga, nandito ako para mag-share ng kaunting alaman ko sa naging karanasan ko nung nagparang ako sa DepEd kung paano makakuha ng mataas na score. Actually, hindi naman, wala namang nakaka-perfect pa ng EPT. And then, kung paano ba makakuha ng mataas na score. At take note, guys, I have a reviewer na kinumpile ko mga lumabas noong nag-take ako. Kasi actually, twice po ako nag-take ng EPT dahil twice ako nagparank. And then, yun, kinumpile ko yung mga reviewer ko na binigay din sa akin. At gusto ko po itong i-share sa inyo. Take note po, libre lang po ito, free po ito. Gusto ko pong i-share sa inyo kasi meron dyan na nabasa ko. Nagpapabayad po sila, at one time sa messenger ko may nag-message doon, humingi ng EPT reviewer, and then nag-send ako ng link ng drive ko, at nag-ask siya sa akin ng GCash number ko. Sabi ko, GCash? Sabi ko, bakit GCash? Ayun nga, magbibigay siya ng bayad dun sa review. Sabi ko, free lang po yun, kasi binigay lang din yun sa akin, or free ko ding binigay sa akin. So, wala pong bayad, at hindi po ako nagpapabayad sa mga reviewer or lesson plan na sinishare ko sa inyo, guys. Free po yun, kasi gusto kong makatulong, makahelp sa mga kapwa ko guro, lalo na yung mga nagpaparang. Gusto ko i-share yung nalalaman ko, diba? Dapat kung may mga nalalaman ka, i-share mo ito. Huwag mong pabayarin, or wag mong magpagang magpabayad yon, di ba? Free ko po itong i-share sa inyo dahil I know the feeling na wala kang kakilala, kasi nung nagparang ako, if I remember, I don't have kilala, ito na pa kilala. Wala akong kilala, guys, as sariling sikap. Kung kani-kanino ako nag-PPM sa Facebook, sa Messenger, just to ask the reviewer para sa EPT. Alam mo yun, sabi ko, EPT na bukas. Ano yung re-reviewin ko? Kasi nga, wala nga akong malapitan. But then, I just want to say thank you to our dear Lord. Kasi nga, ginabayan niya ako one day before my EPT exam. At yun nga, kung gusto niyo marinig ang aking kwento, dyan lang kayo, stay tuned, at keep on watching. Yun nga, guys, isishare ko sa inyo ngayon kung paano ba makakuha ng mataas na score sa EPT. Actually, yung EPT, guys, EPT exam, is katulad din po siya ng LAT. Hindi lahat ng inyong nireview ay lalabas, kaya wag po tayong magpakampante na feeling natin minsan yung ni-review natin is yun yung labas. Hindi po. Minsan mapapaano ka na lang. Mapapakamot ka na lang ulo ng ganito. Sabihin mo, bakit ganun? Bakit, diba? Ganun naman talaga sa exam. Hindi po lahat ng ni-review natin is yun yung lumalabas. Lalo na yung EPT exam, diba? Katulad lang din yun ng LET. But then, ito yung share ko sa inyo. Tested and proven ko na to. Kasi nga, na-experience ko na to, guys. Para makakuha po kayo ng mataas na score sa EPT, ay kailangan po is magbasahin nyo na lang or intindihin or pag-aralan yung mga reviewer na hiningi nyo, kung kanino man yon or sa akin. Yon, pag-aralan nyo lang po yon para mahasa po yung utak nyo pagdating po ng EPT exam. Kasi nga po, mas madali, mag-a-apply nyo po yung napag-aralan nyo doon sa inyong nireview. Yun lang kasi yung ginawa ko. Kasi nga, alam nyo, nabindang din ako nung
nag-take ako ng EPT. Sabi ko, bakit noon yung ni-review ko is hindi lumabas? But then, ito po yung sikreto. Para makakuha po kayo ng mataas na score is magtiwala po tayo sa taong lumikha sa atin. Yun po yung the best, guys, ha? Huwag po tayong magtiwala lang sa ating sarili. Of course, kailangan nating magtiwala sa ating sarili. Pero, higit sa lahat, magtiwala po tayo sa taong lumikha sa atin. Kasi siya po yung nakakaalam kung ano po yung nakakabuti para sa atin at siya lang po yung makapagbigay sa atin ng talino para makakuha kayo ng mataas na score sa EPT. Ayun lang po, para makakuha kayo. Naalala ko kasi nung nag-take ako ng EPT, guys, grabe. Alam mo yon, feeling ko ang bobo-bobo ko na, feeling ko bagsak na ako sa EPT. Kasi nga, yung katabi ko is, ang bilis na sumagot, sabi ko, bilis naman niya sumagot. Ako, naabutan pa na. Kasi may EPT exam po. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa din na may time limit po sila. By set po kasi yung EPT structure, yun, by... Basta marami siya. By set siya and then may time limit po siya. So, kailangan mabilis ka sumagot. Ito po din yung gusto kong i-share sa inyo na kapag yun na po yung napili niyong sagot, wag na po kayong pabago-bago ng isipan. Take note, guys, ha? Parang let din kasi yan. Pag yun ay napili mo, wag na kayong pabago-bago ng isip. Pakiramdaman nyo din yung, ano, alam mo yun, mararamdaman mo, parang ito na talaga. Tapos mamaya-maya, tinignan mo, babago-bago na naman yung isip mo. Kung ano na po yung pinili nyo, yun na po yung isagot nyo. Wag nang pabago-bago ng isip. Kasi minsan, sa pagbabago ng ating isipan, yun po pala yung tamang sagot. Yun po yung ginawa ko, kaya nakakuha ko ng mataas na score. Na feeling ko, guys, bagsak na talaga ako sa EPT. Sabi ko nun, bagsak na yata ako sa EPT. Sabi ko, hindi na yata ako makapasok sa RQA. But then, yun nga, EPT po yung humatak ng ano ko, ng points ko para makapasok ako sa ano, sa RQA. Alam mo yun, nanghihina na ako nun. But then, sabi ko nga, I did my best. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala. And then, guys, while taking the exam at hindi nyo po alam yung sagot, wag po, pumipikit nyo lang po yung mata nyo and ask a wisdom from the Lord. Sabihin nyo na, Lord, pikit lang kayo and then talk to him quietly. Syempre, hindi na kaman pwedeng mag-ingay dun, di ba? So, yun. Lord, guide me kung ano po yung sagot dito. Yun lang yung ginawa ko eh. Pikit ko lang yung mata ko and then, Lord, sabi ko, hindi ko to alam, sabi ko, ano po yung tamang sagot. And then yun, click ako ng click kasi computer yung gamit namin na nag-take ako ng EPT. And then, guys, sobrang proud ako sa sarili ko kasi hindi talaga ako matalino when it comes sa English. At I am so proud kasi nakakuha ako ng 11 points. Last 2020 is nakakuha ako ng 12 points. Not bad, diba? Ano yon? May nagbigay din sa akin ng reviewer, 1DV4. And I'm so blessed kasi nung nag-take ako ng EPT 2012, ano, kung ano yung ni-review ko, yun yung lumabas. But then, nung 2021, kung ano, iba yung lumabas. So, nawindang talaga ako nun. But then, I am forever thankful to Him, kay Lord. Kasi nga, guide niya ako and then yun nga nung hindi ko alam yung sagot sa mga tanong is pinipikit ko lang po yung mata ko and I ask wisdom from him at naalala ko yung katabi ko, hinanap po talaga yun, tandaan, nakilala ko kasi siya, yung name niya natandaan ko kasi isang school lang kami nag-apply and then chinek ko kasi ang bilis niya natapos, ang bilis niya sumagot. Siyempre, diba, pag ganun, siyempre, ang talino siguro nito. Ako, oh my gosh, ang bagal-bagal ko, sabi, but then yun nga, nung chinek ko kung sino yung nakakuha ng mataas compare sa amin. I am proud to myself kasi nga ano, na ako yung na, mas mataas yung nakuha kong scores sa kanya, 'di ba? Ang bilis niyang sumagot. Basta ang bilis talaga niya. Ako ano pa lang siya, next ano na ako, doon pa din nagbabasa tapos nagpapanik na, but then yun nga, basta nagtiwala tayo sa taong lumikha sa atin, i-guide kanya. And then it is a miracle for me na makakuha ng 11 point something sa EPT, guys, kasi nga di nga ako ganun katalino sa English, but then nga with God all things is possible. At yun yung pinanghawakan ko na sa bawat laban or sa bawat exam na ating harapin, basta po nagtiwala ka sa kanya, nagdasal ka sa kanya at humingi ka ng tulong, humingi ka ng guidance and wisdom, alam kong hindi kanya pababayaan. Yun po yung isa sa pinakasekreto ko. Alam nyo, guys, tinotal namin yung points doon sa, yung mga points. Kasi, nung lumabas yung RQA, is nakikita namin yung points sa EPT. Alam mo, nagulat ako kasi walang naka-perfect. And then, nung chinek namin, pang ilan ako sa nakakuha ng pinakamatas na score, is hindi ako naniwala. Pang 11 po ako sa pangkalatang nakakuha, sa ano, elementary level, sa nakakuha ng 11 points. O, diba? Sobrang happy and yun nga,
yun lang, sundin nyo lang yung ano ko, yung tips ko. Alam kong ma-reach nyo rin yung gusto nyong score sa EPT at magtiwala lang po tayo kay Lord. Kasi alam ko na hindi niya kayo iiwan at hindi niya kayo pababayan. Kasi lahat iiwanan kayo, but then siya, whenever you go, whatever you do, andyan lang po siya, naghihintay na mag-ask ka ng help sa kanya. Kaya laban lang, wag susuko, mapapagod, pero patuloy pa rin lalaban at magtitiwala higit sa lahat sa taong lumika sa atin. Yun lang guys, yun lang po yung gusto ko i-share. Kasi ngayon maraming nag-i-email sa akin about sa EPT at yun nga yung gusto kong i-share sa inyo. Trust yourself and most especially trust the Lord. Kasi ano, God is in control. Alam ko na magagawa niya po yung imposible. Feeling natin minsan wala nang pag-asa. Kasi ako, di ba, feeling ko bagsak talaga ako sa EPT, promise. Sabi ko, bagsak talaga ako, sabi ko, sa best ko noon na ngayon, same na kami na sa Deped. Bigla shout out sa Roxanne. Alam mo, tawa kami ng tawa noon kasi nawindam kami sa lumabas sa EPT. Kasi nga, di ba, parang let ngayon, hindi yung review mo is hindi yun yung lalabas. Iba, so magugulat ka na lang. But then, pag tumawag ka talaga kay Lord, nagmingi ka ng tulong sa Kanya, magugulat ka na lang sa miracle na nagawa niya. At yun nga, thank you to the Lord for guiding me. At yun nga, kung nagawa niya sa akin, for sure magagawa niya rin yan sa'yo. Yun nga, magtiwala lang po tayo sa Kanya. At sana guys, itong video na to, itong tips na i-share ko sa inyo is makatulong. Keep going and God bless you all. God bless sa lahat ng magpaparank and praying na sana makapasok kayo sa RQA. Kasi I know the feeling, but then nga, laban lang, wag susuko. God bless you all and ingat po kayo palagi at sana and everything you do, give thanks to the Lord at yun nga, palagi po tayong magdasal. Ipagdasal po natin yung mga bagay na ating gagawin para guided po niya tayo. At yun lang guys, that's it. Thank you for watching this video. Sana makahelp talaga ito sa inyo kasi gusto ko talaga maka-inspire, makatulong na kahit sa gantong bagay lang is alam mo yun, makahelp ako sa inyo. So, sa mga gusto pong humingi ng reviewer exam sa EPT, nandyan po yung email ko sa description. Ilalagay ko po. You can email me para masend ko sa inyo yung reviewer. And then, you can leave your comment below. So, yun lang po mga lalabs. And thank you for watching this video. Baka naman po, palambing na din. Just hit or click the notification there below para maging updated po kayo sa mga video na aking gagawin. So, that's all. Bye, everyone. Thank you. I love you all.